Magandang hapon po. Amen. Welcome po sa afternoon service, 3 p.m. service. Medyo nangangapa lang po ako kasi first time ko rin dito sa sa 3 p.m. service. So i-welcome nyo rin ako. I-welcome nyo rin ako. Tama po ba? Amen. Alam ko po, very welcoming kayo. No? At sabi nga ni Pastor Bong, very prayerful. Yung iba sa inyo, maya-maya, magpipray na. No? So wag po nyong gawin yon. Kasi kanina, galing po kami dun sa... Alam niyo po ba, merong prayer room itong ating church. Merong tinatawag na Ministry of Prayer Shield. Na haba pong nangyayari yung service, ay may nagpipray doon. No? At isa sa mga pinagpipray nila na, Lord, wag sanang makatulog yung mga members. Kundi maintindihan nila yung mensahe ng ating Panginoon. So, alam ko po ay magiging welcoming kayo sa akin kasi first time ulit ako after 10 years sa St. Francis Square. Ganun na po katagal. Kaya medyo kinakabahan, nangangapa. Pero ang pinunta niyo naman po dito yung ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Yung message niya, hindi ako. Tama po ba yan? So palakpan po natin ang ating Panginoong Jesus. Natutuwa po ako dahil ang mga Pilipino daw, sabi ng isang foreign blogger, ay mga friendly. Tama po ba? Na, kayo po ba'y friendly? No? Sabi niya, hospitable, very welcoming, very encouraging. No? At higit sa lahat, laging nakasmile kahit may problema. Pakitingin lang po yung katabi niyo kung may problema yan. No? Nakasmile pa rin kahit may problema. Pero ito po yung natuwa ako sa kanya. Sabi niya, higit sa lahat, sabi niya, kasi first time niya sa Pilipinas eh. Sabi niya, dito sa Pilipinas, ang lahat nagmamahalan. Tama po ba yun? Eh, parang hindi ako convinced. Nagmamahalan ba? Parang hindi niyo naman, kakilala niyo po ba yung katabi niyo? Mahal niyo po ba siya? So, tinanong ko sa kanya, paano mo nasabi na nagmamahalan ang mga Pilipino? No? Nagmamahalan ang lahat dito sa Pilipinas. Sabi niya, kasi napansin ko, nung nag-stay ako sa Pilipinas, ang lahat ng bilihin, ang bigas, nagmamahalan. Ang kuryente, no? Ang gasolina, nagmamahalan. Alam niyo po, ito pong foreign blogger na ito, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nagmamahalan. Kaya po, dito po sa hapon na ito, ang topic po natin is love rediscovered. Kasi ang gusto natin, yung kahulugan, yung tamang kahulugan ng love ay madiscover natin. Hindi lang yung tunay na nagmamahalan, hindi yung bilihin. Di po ba? So ipag-pray po natin na makuha natin yung pasanin ng Diyos, yung matuto tayong magmahal in the way Jesus loves us. Naniniwala po ba kayo mahal tayo ng Diyos? Amen. So ngayon po, tignan natin kasi yung maraming tao, including us, in fact, habang inaaral natin yung mga topic, alam natin na hindi pa rin ako ganun marunong magmahal. In fact, kung paano magmahal yung mga tao, talaga pong magugulat tayo na hindi ito yung tama na dapat pagmamahal. Kaya po sa oras na ito, may papakita akong mga pictures sa inyo para tulungan nyo akong i-analyze kung anong klaseng pagmamahal itong mga nasa picture na ito. Tingnan po natin itong picture na ito. Yan. Kapag nakita nyo po itong picture na ito, anong klaseng pagmamahal ang ipinapakita na ito? Yan. Sino po ba yung mga teenagers dito? Usually, ito yung mga teenagers, di ba? Sabi, kung mahal mo ako, kiss mo nga ako. Kung mahal mo ako, sama ka nga sa akin. Gawin nga natin ito. Tama po ba? Reality po ba ito sa tao na nangyayari ito na ganito yung klase ng pagmamahal ng mundo? Meron po akong nabasang statistics. Sabi po sa latest among yung teenage pregnancy. Alam niyo po ba, may good news and bad news ako sa inyo. Yung good news, yung teenage pregnancy, yung mga nabubuntis na mga teenager, from 2017 na 8.6% bumaba po. And that's good news. No? Naging 5.4 nung 2022. So malaking binaba. From
8.6 to 5.4. Pero ito yung alarming. Ito yung nakakatakot. Yung pong edad nitong bumaba ay 15 years old to 19. 15 to 19. Bumaba yung pregnancy statistics, figures. Ang alarming, yung age 10 to 14, yun ang tumataas. Ibig sabihin, sa mga kabataan, na akala nila ganito yung klase ng pagmamahal, no? Kung mahal mo ko, gawin natin ito. So itong tawag po dito ay selfish love. Makasariling klase ng pagmamahal. O tinatawag na eros, o sensual, o lustful love. Okay? How about, by the way, ito yung figures ko ng statistics, no? Nung increasing. Statement on increasing cases of adolescent pregnancy among girls 10 to 14. No? Imagine yun, 10 years old, nabubuntis na. No, nakakalungkot po ito. Kaya malaki po yung ating mission bilang mga mananampalataya. So how about this one? Ito pong kwento na ito. No? Ito naman para sa mga nanliligaw. Kapag nanliligaw pa lang, ang sabi niya, excited siya, hatid na kita. Ayan. Sino po ba yung mga may nililigawan dito? Ayan, di ba? Gustong-gusto mong ihatid. Di ba? Kaya lang, kapag kayo na, hatid pa ba kita? May ano na yun, hatid pa ba kita? Eh, paano po may asawa na? Oh, text mo na lang ako, ha, pag naka-uwi ka na sa bahay. Sino po yung ganun sa atin ngayon? Nung asawa mo na, bahala ka na, umuwi ka na, may overtime pa ako. Pag tumatawag ka sa kanya, sabi niya eh, mamaya na busy pa ako. Samantalang nung nanliligaw, talagang kahit ang layo nung hahatiran, manggagaling pa siya ng Paranaque, hatid niya sa Caloocan, excited siyang ihatid. So ano pong klaseng pagmamahal ito? Ang tingin ninyo? At sino po yung may ganitong klaseng pagmamahal? Na parang nawawala na along the way yung pagmamahal. No? Tanungin niyo po yung mga mag-asawa ngayon, ganun ba kayo? Ito pa yung isa. No? Yan, nakikita niyo po ba ano nandito dito? Gripo at saka timba. Sabi nung babae, sino po yung magkatabi yung asawa? Pakiyan nga po yung mga magkakatabi. Ito, mga kilala ko itong mga nasa harap eh. No? Sige po, kung katabi niyo yung asawa niyo, ito po yung dialogue. Mga wives, tanungin yung asawa niyong lalaki. No? Ito yung tanong. Sana timba ako at gripo ka. Ah, sige nga, sabi niyo. Eh, yung mga husband, anong sasagot niyo? Bakit? Bakit? Para kapag napuno na ako sa'yo, anong gagawin natin? Oh, kayo nagsabi nun. Ako pipihitin lang eh, hindi yung papatayin eh. So ano pong klaseng pagmamahal ito? Ito yung pagmamahal na napupuno. Hindi niya kayang isustain yung love niya. No? Kapag napuno na ako sa'yo, nanggigigil pa. No? Sino po sa atin yung kanina nag-away lang papunta sa church? Di ba? Dahil yung lalaki, nandun na sa sakyan niya, paalis na yung babae. Sandali na lang, 1 minute. Yan. Yung 1 minute nagiging, yan, 30 minutes. So speaking of mag-asawa, sino po yung mahilig mag-Facebook, mag-post sa Facebook, TikTok, o YouTube, no? Mga Reels, no? Yan. Minsan po, yung pinopost natin, hindi yun yung totoo. Tama po ba? O, tingnan natin ito. Sa Facebook. Ayan. Pinost yung picture, ang ganda-ganda, no? Parang yung sa, ayan, di ba? Oo. Pero anong totoo? Sa loob ng bahay, anong nangyayari? Tama po ba ito? Nangyayari po ba ito sa atin? Pag nag-post, parang, oh, sarap ng pagkain nila. Kumakain silang sabay-sabay. Pero in reality, sa loob ng bahay, nag-aaway. Galing ng pagkakadrawing nito, eh, di ba ba? Pero ito po ba yung reality ng pag-ibig? No? Oh, sige, so nakuha na natin mga teenagers, yung mga mag-asawa. Sino po yung mga seniors dito? Seniors. Yan. Meron pa po kayong asawa?
Ayan, sige, may asawa pa, no? Ito po ang kwento na ito, itong picture na ito, no? In-interview po si Daddy, no? 95 years old na siya. At tignan nyo, napaka-sweet pa rin nila. Di ba, gusto nyo ba mga nasa senior dito, umabot kayo ng ganing edad, tas close pa rin kayo, sweet na sweet pa rin kayo? Gusto nyo po ba yung ganon? Yan. So at the age of 95 years, ito pong si tatay, no? Ang tawag pa rin niya sa kanyang asawa is darling, honey, love. Wow, sweet. So ang yung nag-i-interview, sabi niya, paano niyo po na-sustain na yung asawa niyo tawagin niyong darling, honey, o love? Kayo po ba ganun pa rin ang tawagin niyo? Ano pong tawag niyo? Honey. Yan, no? Kasi minsan po kasi dati sweetheart, no? Nagiging sweet na lang. Tapos magiging, shh, halika na nga dito. So dito po sa case na ito, ang sagot po ni tatay, sabi niya, 10 years ago, nakalimutan ko yung pangalan niya. Eh, natatakot akong tanungin kung anong pangalan niya. So tawag ko na lang sa kanya, darling, honey. Oh, love. No, nakakalungkot. Pero behind all these things, gusto po nating madiskubre kung ano ba talaga yung kahulugan. Kaya po nandito tayo sa topic na ito, love rediscovered. So far po natututo kayo sa topic na ito? At nakikita ba natin na kulang pa tayo pagdating sa pagmamahal? No? Kulang na kulang pa po tayo. So ito po yung message natin. So nagsimula tayo yung love according to Jesus. Nang dito, that we should be known by love. Na yung mga unbelievers, maghahanap sila ng Christian. May problema siya, may pinagdadaanan siya, pero meron bang Christian? Punta ako sa CCF, kailangan ko makatagpo ng Kristiyano dahil alam ko, maiintindihan nila ako. Alam ko, mararamdaman ko na love nila ako. Ganun po ba tayo? So far, yung image nating mga Christians, na we are known by love. Talaga pong, pag sinabi nilang Christian, mapagmahal yan, gusto kong makasama yan. O tayo po yung Kristiyano na, naku, nandyan na yung office mate nating Christian daw. No, amalis na tayo. No? Hindi po dapat ganun yung image natin. Kaya natutunan natin dito sa part na ito na yung ibig sabihin ng true love. Can we recite the meaning of true love? Natatanda niyo po ba? The true love, no, is an unconditional commitment towards imperfect people. Sino po ba yung mga imperfect dito? Ako, kasama ako doon. No? Ano po yung kasunod nun? Seeking their highest good. Hindi lang yung seeking their good, kundi yung highest good. Ibig sabihin, kagaya ng kinakanta natin kanina na ano, yung kanta natin na more like Jesus, no? Yun yung highest good. Kung gusto mong matulungan ng isang tao at yung highest good niya ay yung makilala po niya ang Panginoon. So yun yung love according to Jesus. Kay Paul, yung love is action. Kung talagang mahal mo isang tao, gawin mo isang bagay. No? That love is patient, love is kind, di ba? Love is long-suffering. Yun po si Paul. Pagdating naman last Sunday kay James, si James sabi niya, love radically. So ito medyo matindi ito. No? Parang ang hirap gawin, pero kailangan nating mahalin ang isang tao radically. Alam mo, minsan hindi nga po kailangan radical yung love natin eh. Minsan, as simple as yung ngitian mo isang tao. Halimbawa, may nakita kang... Pansinin niyo po ito, no? Paglabas niyo mamaya. Kasi dito sa Pilipinas, dito sa CCF, napapansin ko po pag pauwi na, parang nagmamadali na lahat. Hindi na nagingitian. Imbes na daladala yung message ng Panginoon, para siguro nakikipag-unahan, makalabas dun sa parking kung may dalaman sakyan, o kaya baka gagabihin, o hindi na nakangiti. Pero subukan po ninyo, mamaya, paglabas ninyo, batiin nyo yung mga makakasabay nyo, ngitian nyo sila. Ano kaya yung magiging response? Ngingiti rin ba kaya sila? Naranasan nyo po ba yun? Naranasan po ba namin yan sa isang lugar, no? Nag-walking kami isang umaga, kaming apat, kami pong pamilya,
naglakad kami doon sa aming paligid, no? Sa may BGC site. So ang sarap po maglakad doon. Umaga, alas 6, ang daming naglalakad, no? Tapos talaga nag-exercise, talagang brisk walking. Pero napansin namin, lahat seryoso, lahat walang yung parang blanco yung mukha. Sabi ko sa asawa ko, batiin kaya natin silang good morning, no? So lahat ng makasalubong namin, good morning! Sumagot po kaya sila, palagay nyo? Sasagot, nabubuhayan ng kanilang puso, no? Babati rin sila, good morning! So yung nakasimangot o blankong mukha, nagkaroon ng buhay. Tapos tinry namin sunod-sunod, good morning, good morning. Naging maaliwalas tuloy yung mukha ng iba, pero meron namang hindi talaga sasagot. Talaga hindi yan. Nagtataka sila, ba't nag-good morning ito? Nagtataka po sila. No? Pero anyway, ang mundo po kasi kailangan ng pagmamahal. And we believers, we Christians, tayo po yung gagamitin ng Diyos para maiparamdam yung pagmamahal na yon. Balikan po natin, in 1967, sino po yung buhay dito noong 1967? Ako, wala pa po ako noon. No? Hindi pa ako pinapanganak doon. wala na masyado, no? Pero at least siguro kilala nyo po ito, itong grupong ito, The Beatles. No, hindi naman kailangan mabuhay kayo no, para makilala nyo itong grupong ito. Sino po nakakilala sa The Beatles? Yan. Ang isa po na nangyari noong 1967, yung Beatles, sila po ay nag-perform at nag-release ng isang kanta na yung title po ay All You Need Is Love. Familiar po ba kayo doon? Alam yung kantahin? Gusto ko sanang kantahin eh, kaso wala akong boses. Baka magsiuwian kayo. Pero ito pong kanta na ito ay napakasimple ng kanyang lyrics. Ganito po siya. All you need is love. No? Tapos, all you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Ganun lang yung simple yung lyrics niya. Tapos mga maiksing mga lang. Pero ang intention po ng kantang ito, maiparating sa simpleng mensahe yung pagmamahal. Kaya po ito na-broadcast noong 1967 via satellite. Alam niyo po ba na ang mahal pa ng satellite noong panahon na yon? Pero it was seen by over 400 million people in 25 countries. Dahil sa mensahe lang niya na gusto nilang maiparating. Pero po, ito yung kung bakit kinompose yung kantang ito ng Beatles ay dahil sa alarming na pangyayari nung panahon na yon. Ano po yung mga nangyayari nung panahon na yon? So there are three major or alarming incidents during the time or events during the time. The Vietnam War, the Cold War between U.S. and USSR. Wala pa yung Russia noon. Ang Russia is just part of USSR. No? There's a Cold War. And then the Arab-Israeli Six-Day War. So naisip ng grupong ito, tayo ay gumawa ng kanta na may simpleng mensahe ng pagmamahal para ang mga tao ay magmahalan. Pero alam niyo po ba, ano ba yung pinakasimpleng alam niyo na mensahe ng pagmamahal na pwede nating ibigay sa mundo? A simple message of love that we can give all over the world. Ano po yan? Ano kaya ang mensahe yon? Ano kaya mensahe pwede natin ibigay na magbibigay ng pag-asa sa mga tao, ng pagmamahal? Alam niyo po ano yon? The Gospel of Jesus, which is found in John 3:16. Ito po yung mensahe na pwedeng dalhin ng lahat sa atin dito para maging maramdaman ng mga tao yung tunay na pagmamahal. Only Jesus can satisfy the need, the vacuum in the hearts of the people. Na yung love na yon. Kulang po ng love yung mga tao. At hindi tayo marunong mag-express ng love. Kaya ngayon po, patuloy nating aaralin ang isa pang paraan. No? Yung pong tatlong topics na na-discuss in the past 3 weeks, ang focus nila is paano. Paano tayo magmahal? But this time, bakit tayo dapat magmahal? So yun po yung sasagutin natin ngayon.
bakit kailangan nating magmahal? So basahin po natin itong love according to Peter. Ako, nung binabasa ko po ito, sabi ko, si Peter, magme-message tungkol sa love? May credibility ba si Peter? Palagay nyo. Pag sinabing Peter, ano yung nasa unang papasok ko sa isip natin? Isang taong mapusok. Isang taong matapang. Tara! No? Parang isa yung tipo na ano, gusto niya lahat ay gawin. No? Pero dito, nung binasa ko po yung mga sulat ni Peter, talaga makikita nyo, meron siyang karapatan na magturo tungkol sa pagmamahal. At tignan po natin yun. No? Basahin po natin yung background nitong aklat ni Peter. Sabayan niyo po ako. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens, no? Scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to obey Christ and be sprinkled with His blood, may grace and peace be yours in the fullest measure. So ito po yung background. Ang background po dito, sinulatan ni Peter yung mga Kristiyano dito sa Roman Empire during that time. Ito pong mga lugar na ito ay nasa Roman Empire. And during that time, they are being persecuted. Hindi po kagaya ngayon, napaka-kampante natin na nakaupo, yung iba nagpipray na nga. No? So gisingin nyo muna kasi baka makapapasama tayo dito sa ma-persecute kapag tayo ay napaka-prayerful. So dito po, they were scattered. No, ina-address niya yung mga Kristiyano, nagkalats po sila. At isa po sa background dito, nasunog po yung Roman Empire. Halos po 11 of the 14 cities ng Rome ay nasunog. So nagalit yung mga Roman citizens kay Nero. Kasi sabi niya, si Nero ang may dahilan kung bakit nasunog yung mga districts na ito. So ang nangyari po, para may ma-blame si Nero, sabi niya, hindi ako ang nagsunog niyan, itong mga Christians. Kaya po simula noon, pinersecute yung mga Kristiyano. So ito po yung background. So sila po yung tinatawag na chosen by God, no? By the sanctifying work of the spirits, they were chosen to obey Jesus Christ. So despite the persecution, madali po bang sumunod kapag tayo ay nape-persecute? Pangalawang tanong, madali bang magmahal kung tayo ay pine-persecute? Ang hirap po nito. No? Pero bakit sabi ni Peter, kaya nating magmahal ay dahil sa kanyang main point na ito. Ito po yung kanyang main point. 1 Peter 4:8, above all, keep fervent in your love for one another. So the word here po is fervent. Pakiulit po natin yung word. Fervent. No? Fervent means earnest, zealous, stretch. Ibig sabihin nito, tinuturo tayo ni Peter, kung magmamahal tayo, it should be fervent. Para mas maintindihan po natin ito, itong word na ito ay ginagamit sa sports. Na ang ibig pong sabihin ay you strain your muscle. Di ba? Nakikita nyo yung mga muscles sila? You strain your muscle, ibig sabihin, pinupwersa mo yung mga muscles mo. To the point na kailangan mapupunit, no? Para marating mo yung finish line. So ito po ibig sabihin ng fervent. Hindi siya madali. Kaya yung pong pinakita natin ng love kanina, hindi po yung mga love na napupuno, no? Kapag napuno na ako, pipihitin ko yung leeg mo. Ayun lang yung sa akin. Kayo, papatayin eh. Masyado kayong ano eh. So dito po sa case na ito, ito yung sinasabi na ganito tayo magmahal. No? At meron po akong nakita na definition dito sa Merriam-Webster Dictionary. Sabi niya, fervent means exhibiting or marked by great intensity of feeling zealousness. At kapag ginamit mo daw po yan sa term ng love, no? When it is used to describe love, it means to put others first and seek their spiritual good even if, ano po yung kasunod? They are not kind or gracious or even if they are hostile towards us. So ano po yung tinuturo ni Peter dito?
Let's fervently love people even if they are not kind to us. Question, madali po ba yun? Sino po yung kayang magmahal ng ganon? Pinipersecute ka niya? Kung ano-ano na yung pinagsasabi sa'yo against you? Pero ang sinasabi ni Peter, love them fervently. Madali po ba yun? Ang hirap po nito. Kahit sa ko sabi ko, ang hirap nito. Pero alam niyo po, kung bakit ito hindi mahirap, according to Peter, ay ito po yung sinasabi niya. Kasi kung madali po ito, kung madaling magmahal ng mga unkind people, not gracious people, or hostile people, hindi na tayo uutusan ng Panginoon kasi madali lang. Pero dahil mahirap, no? Lalo na yung mga madaling mahalin yung mga loving people. Sino ba yung mga loving? Wala yata lang. Sige. Kayong mga loving, madali bang mahalin yung ma-unloving? No, umaga, no? Talaga pa matindi rin dito. Ah. Hindi dahil sa mga estudyante ko kayo. Ano po ba yung mga mahirap ang mahalin? Yung ma-unlovable. Yan. Yung ma-unlove, yun talaga kailangan mahalin. Pero yung ma-unlovable, unloving, ang hirap mahalin. Pero ito po yung sikreto. No? Ito po yung taaralin natin ngayon. Love fervently because of our new identity. No? And we have short time left. And to love fervently requires genuine forgiveness. So dito po tayo iikot sa ating pag-aaral. So simulan po natin dito sa new identity. Yan. Ano ba yung ating identity sa Panginoon? Nakikita niyo po ba ito? Madali ba sa isang isda mabuhay sa labas ng tubig? So in this case, ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon na ito. Ganon din po tayo. It is not our nature to love. Tama? Ang nature natin, maging selfish. Laging iniisip yung sarili natin. Bigyan ko kayo ng example. Sa Facebook, pag nakita nyo yung picture na kasama kayo, ano yung una nyong gagawin? Sinong titignan nyo una? Sarili natin. Ganon po yung nature natin. Makasarili tayo. Pero dahil hindi natin nature ang magmahal, no? Hindi natin kayang mabuhay sa kingdom ng Diyos. Because God's kingdom is a kingdom of love, it's a kingdom of righteousness. Kaya ito po yung ginawa ng Diyos sa atin, no? Ito yung ginawa niya. Sa 1 Peter chapter 1, since you have been purified your souls in obedience to the truth for a sincere love for brothers and sisters. So dito po sinasabi ni Peter, you have purified your souls in obedience to the truth. Ano po ibig sabihin nito? Let me explain. Ang obedience po ay meron siyang sanctifying effect sa ating buhay. Kapag nag-decide tayong sumunod sa Panginoon, ibig sabihin, you are deciding on yourself na, Lord, hindi po yung kagustuhan ko ang mangyayari, kundi kayo. Kaya gusto mo mag-obey, Lord, gusto kong mangyari yung gusto mo, hindi po yung gusto ko. So yun yung, kapag nag-start ka mag-obey, natutuwa ang Diyos sa'yo. No? Inaayos na yung puso mo. That's why it has a purifying effect in our lives. Lalo na when it comes to love, kapag nag-decide ka, Lord, ang hirap mahalin ng asawa ko, dahil umaga pa lang naririnig ko na yung boses niya, pero dahil sinabi niyo po sa akin, love your wife, just as Christ loved the church, susunod po ako sa inyo. No? So when you decide to love your spouse, inaayos ng Diyos yung puso natin. Tutulungan niya tayo. So ito yung sinasabi niya. Kaya with that, sabi niya, fervently love one another from the heart. Kasi kapag nag-decide ka sumunod sa Diyos, aayusin na yung puso natin. So magagawa na natin yung pinapagawa ng Diyos. Kaya sabi niya, fervently love one another from the heart. Bakit? For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Ano po ba yung sabihin nito? No? Sinasabi niya ito, you have been born again. So kausap niya dito yung mga Christians na nape-persecute. Sabi niya, mahalin niyo pa rin yung mga nagpe-persecute sa inyo. Bakit? Bakit niyo sila kayang mahalin?
because you have been born again. Ano po ba yung sabihin ng born again? Madalas po yung mga tao allergic sa salitang born again. Tama po? Pag sinabing born again, ang iniisip nila grupo ng mga tao, no? O kaya religion. Pero dito po yung sinasabi niyang born again, it is something that happened in our life. Sino po yung mga born again dito o na-born again dito? May tatlo. How about the others? Doon po, lagi kaming umuupo. Oh. Kaya kami po ang tawag ko doon, dito po ang tawag ko dito, Holy of Holies. Yeah, yung mga nakaupo rito, kayo po yung mga banal dahil nandito kayo sa Holy of Holies. Kaya po hindi ako pumupwesto rito, nandun ako. Kami, pamilya, doon kami lagi. Kung gusto nyo kaming hanapin, doon kaming umuupo lagi. Tawag ko po doon, Third Heaven. Nasa langit. Kayo, nandito pala kayo sa tabernakulo eh. Nasa Third Heaven na kami. Reason po namin, para pag nag-rapture, mauuna kaming aakyat. So ano pong kinalaman nito sa ating pinag-aaralan? Sinasabi ko lang po, kasi tinignan ko eh, no? Yung mga maupo-upo, yung mga umupo doon, mga born again na po ba kayo? Ano ibig sabihin nun? Sinuko nyo na ba yung buhay nyo sa Panginoon? And that's the meaning of born again. You have been saved by the grace of God because you surrendered your life to Jesus. At ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, kung sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon at nasa sa iyo na siya, ano po daw yung nangyari sa atin? He is a new creature. The old things pass away, behold, things have come. Bago. Nagbago. No? Tignan niyo yung sarili niyo. Hindi man siya nagbago ng mukha, pero ang Diyos, binago niya tayo from within. Our spirit will now thirst for the things of God. Kaya ito po yung sinabi pa sa John 3:3. Sabi niya, Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Gaano po kahalaga yung maging born again? You will be in heaven. You are sure of heaven. Kaya ganun po kahalaga. It's not about religion. It's not about joining CCF. It is something that happened in your life. Kaya ka po binago ng Panginoon dahil ang buhay mo ay sinuko mo sa Kanya. At dahil doon, yung new identity natin, we have a new birth. We are now a new person. And we have a new nature. So kanina, no, ito yung picture na pinakita ko sa inyo. Ang Diyos, nilagyan niya tayo ng bagong nature. Kaya na nating magmahal. Just to give you an example, in Ezekiel chapter 36, verse 25, sabi po niya dito, then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. And I will give you a new heart, and will put you a new spirit. I will take you out. I will take out your stony, stubborn heart. Ano yung description ng puso natin nung wala pa tayo kay Kristo? Stony, matigas. Stubborn, matigas ang ulo, no? And give you a tender, responsive heart. Kaya yung na-born again, kapag nakakarinig sila ng salita ng Diyos, naku-quicken yung spirito nila. Excited sila makinig. Dahil ang spirito nila ay connected sa Panginoon. Kaya po kung natutulog kayo ngayon, ibig sabihin, hindi po, no? Sinasabi ko po sa inyo, sabi ng Panginoon, and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and careful to obey my regulations. So binago ng Diyos yung puso natin. Hindi na tayo mahirapang sumunod. Siya yung binigyan na tayo ng bagong nature. Kaya lang po, hindi natin ito ina-apply sa buhay natin. Hindi natin alam na bago na pala ako. Kailangan sumunod na pala ako sa Panginoon. So ito po yung tinuturo sa atin. No? At ito pa, Romans 5:5. Maganda rin po ito. Sabi niya, and hope does not disappoint because the love of God has been poured out. Saan? Within our hearts. Binuhos ng Diyos yung pagmamahal niya sa puso natin.
Naramdaman niyo po ba yon? Kung ibinuhos ng Diyos yung pagmamahal sa puso natin, marunong na ba tayong magmahal? Marunong tayong magmahal ng tama yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kaya po ito yung, kung ganun pala, bakit hindi pa rin marunong magmahal yung mga Kristiyano? Bakit hindi pa rin yun yung identity natin? Na kapag sinabing Christian, loving yan. Ang mga Christians, maunawain yan. So dito po pinapakita niya, we can love fervently because we have a new identity. We have a new heart. We are now a new person. Kaya na nating magmahal. Kaya po yung salitang pour out, no? Nakita ko po yung picture na ito. Ito yung parang they are pouring out water. Yun ibig sabihin ng poured out. Binuhos ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Kaya lang maaring tayo, nandoon tayo sa gilid. No? Hindi tayo nabuhusan ng pagmamahal ng Diyos. Nandito dito tayo. Ito yung mga, kaya yung malalapit kay Kristo, sila yung mga mapagmahal. So tanongin niyo po yung katabi niyo ngayon, ikaw ba ay mapagmahal na ngayon? Kung hindi pa, bakit hindi mo sinalo yung pagmamahal ng Diyos? No? Yun po yung essence na pinag-aaralan natin. Sabi ni Peter, kaya mo nang magmahal because you have now a new nature, a new heart. The love of God has been poured out in your hearts. Kaya sa 2 Peter, may God give you more and more grace and give you and may God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus Christ. So kailangan nating lumago. Ito po yung maganda rito, ang promise niya. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Binigay na daw ng Diyos lahat yung divine power. God has given everything we need for living a godly life. So wala na tayong reason na sabihin, ang hirap magmahal, ang hirap sumunod sa Panginoon. So sabi ni Peter, binigay na ng Diyos yung divine power. At ano pa yung binigay niya? Sabi niya, we have received all of this by coming to know Jesus. So nung tinanggap mo si Jesus, nung sinurrender mo yung buhay mo kay Jesus, ito po yung nangyari sa atin. No? We have the divine power. We can now live a holy life. The one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And wait, there's more. Meron pa. Verse 4. And because of His glory and excellence, He has given us, ano naman ngayon? Great and precious promises. Kanina, power to live the Christian life. Pangalawa, He gave us the great and precious promises. And these are the promises that will enable you to share His divine nature. What is the divine nature of God? Loving. So nandyan na yung power niya, nandyan na yung promises niya, bakit hindi pa natin kayang magmahal? So sabi ni Peter, kaya nating magmahal because you have a new identity. Example both dito yung nangyari dun sa panahon nga ng Roman Empire, no? Na kung saan yung mga Christians noon, nagkaroon din po ng major plagues. O, katulad dito ng pandemic, nung nagkaroon tayo ng COVID. No? Alam niyo po kung paano ipinakita ng mga pinepersecute na Christians noon para maniwala kay Kristo yung mga Romano? Ano po yung ginagawa nila? Hindi sila umalis sa lugar na yon. Nagkaroon po ng plague. No? Instead na umalis ang mga Kristiyano, sila yung nag-alaga doon sa mga may sakit. Imagine ninyo yung love na yon. At the same time, nagkaroon din ng isa pang plague, no, ng tinatawag na smallpox that lasted 15 years. Eh yung COVID, ilan pong taon lang yung inabot ng COVID? 2-3 years, no? Pero dito, ang mga Kristiyano, alam niyo po yung ginawa nila? They take care for the sick and for the dying, even the babies. Yung mga Romano, iniiwan na nila yung mga anak nila. Pero yung mga Christians, inaalagaan yung mga anak ng mga nagpe-persecute sa kanila. Madali po bang gawin yon? Ang hirap pong gawin nun. Only a person with a new nature from the Lord, who is born again from the Lord, yun lang po yung makakagawa ng mga bagay na yon. Kaya po sabi ni Bishop
Dionysius, sabi niya nung sa kanyang sulat, "Most of our brother Christians showed unbounded love and loyalty, never sparing themselves and thinking only of one another." No? Heedless of the danger, they took charge of the sick. Inalagaan nila yung mga may sakit, attending to their every need and ministering to them in Christ. And with them departed this life serenely happy, for they were infected by others with the disease. So kakatulong nila, kakaalaga nila na may sakit, nagkasakit na rin sila. And drawing on themselves the sickness of their neighbors, and yet cheerfully accepting their pains. Para sa Panginoon ito, aalagaan ko yung mga may sakit na ito. Ang hirap po nito. But we can do this because we have a new identity in Christ. Pangalawa po, we can love fervently because there's only short time that we have. Sabi po ni Peter, "Therefore, I will always remind you about these things. Even though you already know them and standing firm in the truth you have been taught, and it is only right that I should keep on reminding you as long as I have lived." Ano po yung sinasabi ni Peter dito? Sinasabi ni Peter, ang commitment ko sa inyo, lagi ko kayong paalalahanan na magmahal, no? Mamuhay kayo para kay Kristo. So I should keep on reminding you as long as I have lived. Bakit po? Anong nangyayari dyan kay Peter? Sabi niya, "For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon live this earthly life." Sinabi ng Lord sa akin, malapit na akong mamatay. Konti na lang yung panahon ko dito. So, anong gagawin niya? "I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone." So, ito yung naging bagong ministry ni Peter. To remind people. No? Siya yung CRO, Chief Reminding Officer. No? Yun yung role niya. Bilang Christians, let's keep on reminding our fellow believers about loving people. Yun yung utos ng Panginoon sa atin. So dahil maiksi na yung kanyang panahon, yun na yung kanyang pinag-uukulan ng time niya. Pangalawa, maliban sa malapit ng matapos yung buhay niya, sabi rin niya sa 1 Peter 4:7, "The end of all things is near. Therefore, be sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer." So ilaan nyo yung sarili ninyo, maging malawak yung pag-iisip ninyo, maging bukas yung isip nyo para lagi kayong makapanalangin. Pero ito yung sinabi niya, above all, ito po yung ating memory verse, above all, keep fervent in your love for one another. Because love covers a multitude of sin. So ano pong sinasabi nitong passage na ito? Sinasabi niya na malapit na yung lahat. At dinugtungan po niya yon sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Sabi niya, "But the day of the Lord will come like a thief." So biglaan po yan. No? Tayo alam na natin malapit na dumating ang Panginoon. Pero hindi pa rin natin alam kung kailan. Malapit na. Kasi ang sinabi ng Bible, "He will come like a thief." Yung bang magnanakaw, sasabihin niya sa inyo, "O, pupunta kami sa bahay niyo, nanakawan po namin kayo." Hindi po ganun na magnanakaw. Ang magnanakaw, susurpresahin tayo. Ganun din ang Diyos. Susurpresahin niya tayo. At ang sabi niya, "The Lord will come like a thief in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat." Napansin niyo po, painit ng painit ang panahon. Mabuti nga po dito sa CCF, may ang lakas ng aircon natin, naka-jacket pa tayo rito, no? Lamig na lamig tayo, pero paglabas nyo, lalo na parating na yung summer, it will be an intense heat and the earth and its works will be burned up. So hindi nagugunawin ang mundo sa magitan ng tubig, kundi sa apoy. Kaya verse 11, "Since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live. Looking forward to the day of God and hearing it alone." No? Kung malapit na nga dumating ang Panginoon, dapat we need to live a holy and godly lives. "On that day, He will set the heavens on fire and the elements will melt away
in the flames. So panay apoy ito, no? But we are looking forward to the new heavens and the new earth He has promised. Excited ba kayo? Kaya po ako umuupo dun eh. Pag nangyari yun, kayo, dito muna. Mauunahan namin kayo. Joke lang po yun. Sabay-sabay tayo dun. No? Sabi po ni verse B, one of the greatest tragedies in life is wasted opportunity. Not making the most of what God has given us. Kung Christian po tayo at alam nating time is short, ano yung gagawin natin? Magpipetix-petix pa rin ba tayo? Wala ba tayong gagawin? Eh, ang tagal na natin umaaten na CCF, wala pa tayong D-group. Wala, hindi pa nga, ang goal nga natin, maging D-group leader tayo. So ano po yung ginagawa natin? Sabi rin ni Oswald Chambers, to redeem time is to rescue it from the waste can. Kung gusto mong ang oras mo ay mabawi, makunin mo sa waste basket. Kasi tinatapon mo lang yung oras mo eh. So it's a waste can of unwise living and bring it into the place of good God glorifying use. Ano pong sinasabi na dito? Instead na mag-post ka ng TikTok, gamitin mo yung pagti-TikTok mo para sa Panginoon. Kasi po kapag nabuksan mo yung Facebook, kapag nabuksan mo yung YouTube, sino po sa atin umaabot kayo ng isang oras kaka-view, kaka-watch ng mga video? No? Aminin. Ang dami po nating nasasayang na oras. Lalo na lahat ngayon may cellphone na. Kahit yung mga bata. Makita mo pag walang ginagawa, nanonood na ng videos sa online. Yan po yung reality. Pero ito po yung sinabi ni Sammy Tipit na yung sinulat niyang libro, Fire in Your Heart. No? Sabi niya, there's an urgency about the gospel. The eternal destiny of mankind hangs in the balance. So parang, serious ito, no? Kailangan na nating kumilos. Kasi yung mga Christians, ito yung idea nila. Many Christians ask, what I do on earth, I will also do in heaven. No? So sabi niya, lahat naman ang gagawin natin, kakanta tayo dito, kakanta rin tayo doon. Pero sabi niya, yung mga Christians, sabi niya, I pray, I will pray in heaven. I will sing in heaven. I serve, I will serve in heaven. Pero sabi ni Sammy, there is one thing I won't be able to do in heaven. At ano po yon? To bring the lost to Jesus. Yun po yung trabaho natin ngayon, mga kapatid. Kung na-born again tayo, naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo dapat tumitigil na kampante na tayo sa Christian life natin. May mission tayong gagawin. The urgency of the gospel is so urgent that we need to share this love story of Jesus to everyone. Kaya ngayon po, kadugtong nito, kung sinabi niya, the end of all things is near. No? Ang dami pong application sa Peter, pero ito lang, dito ko lang finocus. Dito sa 1 Peter 4:9, sabi niya, so be hospitable, no? Because time is short, so be hospitable to one another without complaint. Dito sa NLT version, mas maganda siya. Sabi niya, cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Sino po sa atin yung binubuksan niyo yung bahay niyo para sa gawain ng Panginoon? Meron po ba? May mga dami kong kilalang ganun. Pero dito sa 3 PM, parang walang masyado. This is one way of bringing people to Jesus. Open your house to the people. Gawin yung Bible study area ay yung lugar ninyo. Alam niyo po, recipient po kami dito ng ano, recipient po kami ng goodness ng tao na ka-D12 namin. Hindi ko nababanggitin yung pangalan nila, pero sila po ay nagpaalam kami. No? Kailan po ba nagka-pandemic? 2020, March, nung pong ma-diagnose po na mayroong ovarian cancer yung aking wife. So bago mag-pandemic, sumasakit ng sumasakit yung kanyang chan. And this family, in-adopt nila kami sa bahay nila. Habang nagpapa-check up yung wife ko, dito muna kayo sa amin. So pag nagtatrabaho ko, doon ako nang gagaling. Dumating yung point na talaga sumakit na yung kanyang chan, kailangan na operahan. Nung day na inoperahan po yung asawa ko, nung lalabas sa ospital, yun yung start ng lockdown.
So nag-lockdown bigla, hindi kami makauwi. So ito pong pamilyang ito, dito na ulit kayo sa amin. Alam niyo po, apat kami sa bahay nila. Wala kaming ginagastos ni piso sila lahat yung nagpapakain sa amin. At wala kaming nakita na sila ay nagkaroon ng parang nakainis naman tong pamilyang ito. Wala kang maririnig na ganun. They welcome us. They open their home para doon nila gawin yung pagmamahal ng Diyos. Mag-overtime lang po ako kasi first time ko. Okay lang po ba? Amen. Alam niyo po, itong pamilyang ito, ang nabanggit pa nila sa kanilang sarili, imbes na kami yung magpasalamat sa kanila, ano sinabi nila? Nagpapasalamat kami dahil doon sa pag-stay nyo dito sa bahay namin, natuto kaming kumain ng sama-sama, natuto kaming magkwentuhan. Kasi nung sila daw po, hindi sila sabay-sabay kumain. Eh, tatlo lang sila sa bahay nila. Kakain yung isa umaga, isa mamaya alas 9. Tapos di na sila kumakain sa gabi. Eh, nung nandun po kami kumakain kami tatlong beses isang araw. Sila kumakain sila dalawang beses lang. No? Kaya nahihiya po kami. Dinner, kaming apat lang na kumakain doon sa bahay na sila. Hindi sila kumakain. Pero ano po sabi nila, natutuwa kami dahil nabigyan kami ng pagkakataon na maipractice namin yung early church na kung saan nagtutulungan. Alam niyo po, dahil doon sa kwentuhan namin na yun, pandemic po yan ha, yun yung walang nakakalabas. Tapos nilagay sa puso nila, ng Panginoon sa puso nila na sana meron tayong farm na mapupuntahan ngayong panahon na ganito na pandemic. And true enough, during the pandemic, nagkaroon po sila ng farm sa Mendez, Tagaytay. At ang alam ko, ang ginawa nila, ginagamit nila yung farm na yon sa Mendez, open yun to all. No? Ngayon po yung mga natutulog dito, hindi ko kayo i-invite doon. Una, hindi naman sa akin yung farm. Pero, alam nyo po, kung may problema kayo, alam mo, mag-asawa may problema kayo, sabihin nyo lang sa kanila, may problema kami mag-asawa. Anong gagawin nila? Papag-stay nila kayo doon for free. Pakakainin nila kayo. Meron pang kasamang counseling and sharing of the gospel. Wala pong lumalabas sa farm na yon na hindi nasishare ng gospel. Lahat paglabas, tuwang-tuwa. Yung mga malulungkot na mukha, paglabas, nakangiti. Dahil nakikilala nila yung Panginoon sa magitan ng may-ari ng farm na yon. Yun po yung gift niya, evangelism. Alam niyo po, walang gastos yung mga pumupunta doon. Pero ito yung catch. Kapag yung mag-asawa nag-overnight at hindi naayos yung kanilang samahang mag-asawa, babayaran nila lahat. Hindi, wala po yun. Ako na lang yun. No? Wala po, libre. No? Kaya nakakatuwa na si Peter, tinuturoan niya tayo, paranas nyo yung pagmamahal nyo sa ibang tao. Open your house. Use your giftings. Kasi sa verse 10, sabi sa verse 10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts and use them to serve one another. At dinugtungan pa niya sa verse 11, do you have the gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus. All glory and power to Him forever and ever. Yan po yung ating Panginoon. Gamitin natin kung ano meron tayo ngayon. Ngayon po, meron tayong papanooring video, no? Dito, makikita ninyo, itong ating kapatid na ito, ginagamit niya kung anong meron siya, yung trabaho niya para ma-share ang gospel. We will show this video to encourage you na meron tayong pwedeng gawin. Time is short. Maiksi na lang yung panahon. Gamitin natin yung kung anong meron tayo, yung resources natin. No? Sa early church, ang ginagawa nila doon, binibenta nila yung kanilang property para i-donate sa church. Pero ngayon, hindi nyo na kailangan gawin yun. I-share nyo lang yung property nyo sa mga tao. At pagdating nila sa bahay nyo, share the gospel. Let the love of God be felt by these people. So panoorin po natin itong video na ito.
Di ma'am, nag-share kasi ako ng Bible verse sa mga pasayero. Okay lang ba, ma'am? Kuya! Diyan 3:16 lang, ma'am, kung narinig nyo na yun. Narinig nyo na. Ako. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. As we are, inibig niya tayo kahit may mga pagkakamali tayo, pagkukulang, imperfection, inibig niya tayo lahat. Ayaw niya tayong mapahamak or ma-perish sa impyerno. Impyerno kasi yun, ma'am. Bakit tayo mapapahamak? Gawa ng... May kilala ka ba, ma'am, na walang kasalanan? Wala. Lahat tayo meron. Kahit ako lang, kahit sabi mo nang sasalita ako, salita ng Diyos, Daan ako ng daan sa bike lane. Kulit ko, Pero may good news naman tayo, ma'am. Ang magandang balita ron, yun nga, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak that He gave His only begotten Son. Sino ba yung nag-iisang anak, ma'am, ng Diyos? Jesus! Yun, thank you, ma'am. Siya yung nagpakapako sa krus, namatay, diba? Para sa kasalanan natin. Kailangan natin i-receive sa buhay natin at sa puso. Do you accept Jesus Christ, ma'am, as your Lord and Savior, ma'am? Oh, yes, thank you, ma'am. Yun na, tapos na. Ayoko na. Biglang ganun na lang sungit. Hindi pwedeng hindi, kuya. Hindi pwedeng hindi. Wow, ang sarap naman ng pakinggan, ma'am. Hindi pwedeng hindi. Oh, you are here. Yes, I have a intercom. Because I'm sharing a Bible verse, ma'am, for my every passenger. Can I share a Bible verse, ma'am? Yeah. I'm sharing John 3:16 on Holy Bible. In Holy Bible, ma'am. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yes, I'm sharing it for... Amazing. I hope I deliver it to you in English. Because my English, ma'am, is consumable. the Bible verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. You heard it? Yes, thank you sir. What did Jesus do? He died on the cross to save us from our sins. And what are we gonna do? We have to believe or we have to acknowledge His sacrifice for us to save us from our sins. And we have to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Sir, what's your nationality? Spanish. Wow. So you do believe in Jesus Christ also? Not really? Sorry. It's okay. That's my channel, sir. Kuya Man TV. Ayan. Palakpan mo natin ang Panginoon sa video na ito. Kayo po ba nakasakay ng mga ganyan? Sino nakaranas na sumakay ng mga ganyan? Angkas, move it, no? Alam niyo po, binless tayo na ito pong rider na ito ay Christian. At siya po ay taga CCF. Gusto niyo po ba siya makilala? Kapatid, si Brother Manuel, pwede po bang umakyat ka dito, brother? Hindi niya expect ito na akyat. Ayan, guwapo po siya, no? Artistahin. Ayan. At alam niyo po, birthday niya ngayon. Oh. Birthday po niya ngayon, kapatid. Maraming salamat si Brother Manuel, no? Ipagpipray natin siya para marami pa siyang magawa para sa Panginoon. Okay po ba yun? At gusto ko suportahan nyo rin siya kasi meron siyang channel. Ano yun? Kuya Man Manuel. No? Kuya Man TV. No? Lahat tayo na nandito ngayon, i-subscribe, i-like. Para naman magamit niya yung patuloy. Kasi sabi niya, nasira na yung kanyang, ano tawag na, intercom? Pero, yeah, intercom. Ang mahal po noon, nag-i-invest pa siya doon para magawa yun. Kasi dati daw, pag nag-share siya, gumaganyan pa siya sa ano niya eh. Imagine, madisgrasya pa siya, di ba? So pag-pray po natin si Kuya Manuel, no? Pwede po ba natin, ano? I-stretch out natin yung blessing sa kanya. Father God, Lord, we are so blessed to have a brother who has a heart for you, Panginoon. Salamat po sa puso niya na handa niyang ipakita yung pagmamahal niya sa inyo. Sa magitan po, Panginoon, ng pag-share ng gospel sa lahat ng mga nagiging pasahero niya. Lord, ingatan niyo po siya at gamitin niyo po itong naisip niyang ito. Yung trabaho niya ay ginagamit niya para sa iyo. Gamitin niyo po siya patuloy na marami pang kaluluwa ang maabot niya para sa inyo, Panginoon. Lord, I pray na i-bless mo yung buhay niya.
gamitin nyo rin yung iba pang mga riders, o sino man po yung mga meron ding kakayanan na gawin ito, gawin din the same, maging modelo si Brother Manuel sa kanyang ginagawa para sa'yo. Lord, I know that someday he will receive a crown of glory because of his faithfulness to you, in his faithfulness to show, to share your goodness, to share the good news of your salvation to other people. Pagpalain mo rin ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na kasama rin ngayon, Panginoon, kanyang mga anak. Lord God, hayaan ninyo na sa buhay po ni Brother Manuel, lagi niyang maranasan yung katapatan at kabutihan at pagpapala mo sa kanyang buhay. Bless him mightily. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Manuel. Oh, imagine mo kung lahat ng rider ay mga ganito yung ginagawa, no? Ang dami nating maaabot sa Panginoon. And lastly, we can love fervently because loving fervently requires genuine forgiveness. Dito po, importante rin itong part na ito. Nasabi ni Peter, keep fervent in your love for one another because love covers multitude of sin. So aside from our new identity, new nature in Christ, and the time is short, isa pa na kailangan nating makita yung forgiveness. Walang salitang forgiveness dito, pero to cover a multitude of sin, it requires forgiveness. Kaya po importante yung forgiveness sa ating mga mananampalataya. So dito, very clear, yung love is, meron siyang relationship sa forgiveness. Kung inuutusan tayong magmahal ng Diyos, at may mga taong hindi ayos ang puso ninyo o yung relasyon sa mga taong ito, inaasahan din ng Panginoon, ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanila by forgiving them. Yung sinasabi niya dito na cover, no? It does not mean we cover up the sin na wala na tayong gagawin. Ang sinasabi lang niya, you are more than willing to forgive the sin of that person na hindi mo siya ililista at ibabalik mo sa kanya pag nakagawa na naman siya ng kamalian. Hindi rin ito ibig sabihin na ano, na parang babalik-balik mo pa sa kanya yung kanyang kasalanan. Pag pinatawad mo na siya, hindi mo ito ikukwento sa iba, no? Para masira yung kanyang reputasyon. Ipapakita mo yung pagmamahal by simply forgiving that person from the heart because the Lord commanded us to forgive that person. Alam niyo po si Peter, ito yung kanyang naintindihan sa Proverbs 10 verse 12, no? Hatred stirs up strife. Kung gusto mo talaga manatili yung galit sa puso mo, no? Magdudulot lang yan ng away. Pero yung love covers all sin. So dito galing ni Peter, alam niya yung Old Testament. Alam niya yung law na yung pagmamahal natatakpan yung kasalanan kasi willing kang magpatawad. At naintindihan din niya dahil siya naranasan niya itong verse na ito sa Psalms 32, no? How blessed is he whose wrongdoing is forgiven, whose sin is covered. Naintindihan niya yung kanyang pagkakasala eh. At siya ay recipient siya ng forgiveness. Ganito po kaimportante, no? Na sinasabi rin dito, how blessed is a person whose guilt the Lord does not take into account. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Yung kung may mga taong nagkasala sa atin ngayon, patawarin na natin. Apply the fervent love. Forgive these people. No? Alala po ninyo, ito yung karanasan ni Simon Peter. Di ba? Sa Luke chapter, ano, kinausap siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like a wheat. So gusto siyang galawin ni Satan. Kagaya ni Job, no? Pero ang sabi ni Jesus, but I have prayed for you that your faith may not fail. And you, when once you have turned again, no? Nakita ni God na nag-fail siya. Kaya kung babalik ka, sabi niya, ito yung gagawin mo, strengthen your brothers.
So ano pong nangyari? Ano yung sagot ni Peter? Ito yung mapusok na Peter. Sabi niya, but he said to Jesus, Lord, with you I am ready to go both to prison and to death. Panginoon, handa akong makulong. Handa akong mamatay para sa iyo. Pero ano sabi ni Jesus? And Jesus said, I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied 3 times that you know me. Alam naman natin yung kwento, di po ba? 3 times dininay ni Peter si Jesus. At nung nangyari yon, nagkatagpo yung paningin nila ni Jesus. Ano kaya yung sinabi ni Jesus sa kanya? Sabi ko na nga sa iyo, yabang-yabang mo, handa kang mamatay sa akin, ha? Handa kang makulong, ngayon dinideny mo ako. So ano pong nangyari? Naranasan ni Peter yung forgiveness. So 3 beses, I do not know him, sa Luke 22. Dito rin sa 58, man, I am not part of that person, no? Yung 3rd denial niya, I do not know what you are talking about. And the Lord turned and looked at Peter, eye to eye. Kung tayo si Peter, siguro, hindi ka makatingin sa Panginoon, sa iya. And Peter remembered the word of the Lord and how he had told him, before a rooster crows today, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. Pero fast forward, nung nag-resurrect si Jesus, anong nangyari? Muli siyang binalikan ni Jesus. Ano? Ini-imagine ko, no? Kung hindi na siya binalikan ni Jesus, ano na kaya nangyari kay Peter? Siguro bumalik na siya sa dati niyang buhay. And this is the essence of forgiveness. Blessed is the person na yung kasalanan niya pinatawad. Ganon din po yung mga nagkasala sa atin. Kung ayaw mo siyang patawarin, alam niyo, yung buhay niya hindi nagiging maayos. Tayo rin, we are also imprisoned with that unforgiveness. Kaya sinasabi po ni Peter, ako naranasan ko yan. Binigyan ako ng second chance ng Panginoon. Pinuntahan niya ako. Muli niya akong ibinalik sa kanya. And that's the essence of forgiveness. It requires, love requires genuine forgiveness. So ano pong nangyari? Ang kinausap siya ng Panginoon. At sinyalit siya. Hindi na natin pag-uusapan dito yung Peter, do you love me? No? Ang sabi lang ng Diyos sa kanya, tend my lambs, shepherd my sheep, at yung sa last part, tend my sheep. So ano po yung ibig sabihin nito? Binalikan ni Peter yung nangyari sa buhay niya. No? Kaya nung naalala niya, and when once you have turned again, ito na yung time na nakabawi na siya, no? Strengthen your brother. Kaya po si Peter, yun ang ginagawa niya ngayon. Patuloy yung ministry niya na ini-strengthen niya, nire-remind niya sa 2 Peter chapter 1. No? For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life, so I will work hard to make sure that you always remember these things after I have gone. Kaya siya ganun siya yung kanyang persistence na gawin yung pinapagawa ng Panginoon dahil naranasan niya yung genuine forgiveness ng Panginoon. Imagine niyo kung hindi siya forgive ng Panginoon, maaring hindi naabot ng gospel ang maraming lugar dito sa mundo. Pero dahil pinatawad siya ng Panginoon at binigyan siya ng check and chance, ang dami pong tao ang nakilala sa atin because of Peter. So wag po nating i-deny ng second chance yung mga tao nagkasala sa atin. Maybe the Lord is telling you now, forgive that person. Give him or her another chance so that the Lord will work again in his or her life. At baka mas gagamitin pa siya ng Panginoon. So tayo po ay magsimulang magpatawad. And I would like to close with this story. Ito po ay si Alvin Straight. In 1994, at the age of 73, siya po ay mayroong kapatid na na-stroke.
So imagine, 73, more or less, ganun na rin yung edad ng kapatid niya. Pero yung kapatid niyang na-stroke, he lived 240 miles away. So mga around 400 kilometers. So malayo po yung lugar. No? Ang problema, si Alvin Strait, malabo na yung kanyang paningin. So hindi siya nabigyan ng driver's license. So hindi siya pwedeng mag-drive. So ang ginawa po niya, kinuha niya yung kanyang maliit na traktora at naglagay siya ng trailer, no? At nilagay niya dyan yung gagamitin niya sa kanyang pagbiyahe. At alam niyo po yun ang nangyari? Yung biyahe niya ay 5 miles per hour, o mga 8 kilometers. No? Ang bagal po nun. Alam niyo po, sa layo na 240 miles, siya po ay umabot ng 6 weeks sa kanyang biyahe. Imagine niyo, 6 weeks ka na bumabiyahe. Nandiyan yung pagkain mo, kapag napagod ka, kakain ka, pag inabot ka ng gabi, matutulog ka dyan. Yun po yung naging buhay niya. Pero alam niyo po kung bakit niya ginawa ito? Dahil 10 years na po silang magkaaway nung kapatid niyang na-stroke. At sabi niya, this time, I'm more than willing na makipagkasundo sa aking kapatid. Kami magkapatawaran sa aming makasalanan. Alam niyo po, forgiveness is very crucial among us. Huwag tayong magkaroon ng pride sa puso natin na kahit nagkamali. In fact, yung mga Christians, persecuted sila eh. Pero sabi ni Peter, love them fervently. Kahit na pinipersecute tayo, oo. Bakit? Because we have a new identity, our time is short, and genuine forgiveness is needed para mabigyan ng second chances yung mga tao. So let's close with the testimony of our brother Chris and Lisa Flores. I already had the opportunity of knowing Jesus as my personal Lord and Savior through my mom, who was already a Christian. In my heart, I had a personal relationship with Jesus, and I actively served and volunteered in different ministries in a small Christian church. I, on the other hand, attended a traditional school, and despite being required to attend church, I grew up not knowing Jesus and did not have a personal relationship with Him. When I met Chris, I knew that he was not a Christian. And despite the Bible's warnings against being in a relationship with an unbeliever, I entertained these advances. We eventually started dating and had an intimate relationship. This was the start of a life of compromise and disregard for my parents' guidance. Without finishing college, Chris and I, at the age of 18 and 19 years old, eloped, got married, and lived at my in-laws' house. Soon enough, we started experiencing the consequences of our selfish decisions. We struggled financially, and our relationship was starting to fall apart. On the third year of our marriage, Chris got an opportunity to work abroad for a cruise line where he was away for 5 years. His new lifestyle led him to be unfaithful to me multiple times. I had no guidance. I was living for myself and fell into multiple immoral relationships. My wife and my children were the least of my priorities. Living in sin led me to a life that was miserable and meaningless, but still, I continued in my ways. Our marriage was falling apart and our children were deeply affected. It came to a point where I would physically and emotionally abuse my wife and my children. In September of 1998, Chris and I decided that he would stop working abroad, thinking that this would be the solution to our failing marriage. Sadly, things only got worse. We were buried in debt and our fights escalated from verbal to violently physical. There was a time when we had a fight inside the car and he would slam my head on the car's glass window. There was no longer any love and respect between us, only anger. I became unforgiving and respectful toward him. Our children were the undeserving victims of my poor choices. Our eldest daughter lost her self-esteem. Our second child, at the age of 12, became severely addicted to computer gaming
and I would often punish him by physically beating him up. Our third child developed a destructive attitude and had a reclusive behavior, and our youngest daughter lost her love for both of us. For nearly 18 years, our marriage and our family was a total mess. One night, during our most serious and physical fight, I decided to leave our house with the intention of leaving my family for another woman. As Chris left, I felt so down and desperate. In the darkness of our house, while our children were asleep, I could hear voices continually telling me to take the life of my children, to kill them one by one and then kill myself. It was a very scary moment in my life. I could not explain it, but looking back, I know that it was the Holy Spirit that protected me and my children. During those dark hours, I was led to pray and listen to worship music. The Lord reminded me that He loves me and that it was only He who could help me. As I lay down on the floor, I cried out to God, prayed to Him, and asked for His forgiveness. I recommitted my life to Jesus Christ that night, and immediately, I felt God's peace in my heart. Meanwhile, as I was in front of my mistress' house, I was trying to call her on the phone, but she could not be reached. After nearly 2 hours of waiting outside, I decided to return to our house. I was still angry and shouting, but for some reason I could not explain, my wife was a different person. She was quiet and very gentle. It was like I entered another house. In the days that followed, I intentionally started praying that Chris would grow in a relationship with Jesus. I also decided to start attending church once again and brought my kids with me. We started attending CCF Pasig, which eventually became the way for my two older children to know and accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior as well. As God started healing me, I learned to genuinely forgive my husband. It was only by God's grace that I was able to lovingly serve him by preparing his favorite meals, giving him a massage, and welcome him joyfully each time he would come home, even though I knew he was still unfaithful to me. In one of the Sunday services, I learned of a CCF couples retreat in Baguio. I prayed and took courage to ask my husband for us to join. We used the little savings we had and signed up. I fervently prayed that we needed God's intervention to save our failing marriage. On the way to Baguio for the retreat, I began to curse my wife. I was angry at her and threatened her throughout the trip. As we reached Baguio and got off the bus, Lisa fell down the steps of the bus all the way to the pavement, and I was laughing at her. As the retreat started, we were seated at the back, and I could still remember how arrogant I was towards the organizers and volunteers. As I repeatedly criticized the speakers, I complained that this retreat was a total waste of time and money. But as I heard the message on forgiveness and how Jesus died to pay for our sins, my sins, I felt God was slowly working in my life. During the session's breakouts, I began to engage with the breakout leader and other participants. And by the grace of God, that same afternoon, April of 2008, I surrendered my life to Jesus. I thank God that a week after the retreat, Chris agreed to join a small group with the same volunteer group who organized the couples retreat. Though Chris attended, he was either eating or mostly asleep during the Bible studies. I was encouraged by our D group leader that it was okay for as long as Chris kept attending. So I persevered in prayer for my husband. By the grace of God, we kept attending the D group. And the Lord placed in my heart an unquenchable desire to know Him. He restored my relationship with my loving and faithful wife. I was able to ask for forgiveness for all the things I had done to her. God also, by His grace, slowly restored my relationship with each of my children. I was able to sincerely ask for forgiveness from each of them. As we grew in our love for God, our house became a home. Love and respect became more evident among us. These changes positively impacted our children.
Our eldest daughter, Bianca, was able to forgive us and grew up to be an obedient daughter. Patrick, by God's grace, recovered from his computer addiction, and God blessed him with the opportunity to use his computer proficiency as a gift for designing. My two younger kids, Miguel and Beyonce, have grown closer to us and, more importantly, to God. It has been nearly 16 years since I had that personal encounter with Jesus, which transformed my life in many ways I could not imagine. I have fully embraced my calling as a husband, father, and a spiritual leader of my family. Recently, God has given me the opportunity to serve Him as a corporate shepherd for a large organization with the objective of sharing the gospel and helping direct team members' hearts to Jesus. Currently, God has entrusted to me and my wife the privilege of leading our own small group of married couples. Just 2 weeks ago, we were blessed to serve in a couples ministry as we served as one of the speakers and facilitators for the Inseparable Couples Retreat, where over 100 marriages were restored and refreshed. Looking at how God has restored our marriage and our family, no words can ever express how grateful I am for the love and forgiveness that God has given to me. We are Chris and Lisa Flores, recipient of God's fervent love and faithfulness. To God be all the glory. Amen. Imagine nyo kung hindi pinatawad ng wife yung husband, mangyayari ba yung makapag-disciple ng ganong karami? Hindi lang nasira yung relasyon nila, kung hindi nagkapatawaran yung mag-asawa, hindi lang sira yung relasyon nila, pati yung mga anak nila madadamay and the generations that will come after them. Ganun po ka-crucial kapag nagmamatigas tayong magpatawad sa ating kapwa. Instead na magamit ng Diyos yung opportunity na sasayang because of the spirit of unforgiveness. So why don't we pray right now? Hindi ko po alam yung nasa puso ninyo, pero alam ko po, meron po sa atin na nag-struggle na magpatawad sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, kamag-anak, kung sino man po yung nakasakit sa inyo. This message is for you. The Lord is telling you right now, isuko mo na yan sa akin. Matuto ka ng magpatawad dahil pinatawad na kita. So sa oras na ito, I will be praying for you. At sa mga first time niyo pong naka-attend dito sa worship na ito, it is my prayer na kayo rin madiskubre ninyo ang isang relasyon na nais ng Diyos para sa inyo. Kaya sa oras na ito, in-encourage kita, if this is your first time, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, nais kitang makilala sa aking buhay. Nais ko pong magkaroon ng relasyon sa iyo. Nais ko pong isuko yung buhay ko upang magkaroon ako ng new identity, new nature, para matuto akong magmahal. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na makilala ka pa ng lubusan at magamit niyo ako para sa iyong kaharian. At sa mga po na nandito na matagal na kayong Christians, nais kong ipag-pray kayo ngayon. Lord, tulungan niyo po yung mga kapatiran na nandito. You have heard, they have heard your message, Lord. And it is my prayer right now that you will touch their hearts. Hindi lang po namin marinig ang message, kundi i-apply po namin, maipamuhay po namin ito. Ngayong nakita namin na may kakayanan pala kaming magmahal because of the new nature that you have given us, help us to be loving people. Help us, Lord, to make every opportunity count, Panginoon, na hindi namin sasayangin ang oras namin sa mga walang kabuluhang bagay. Kagaya po ni Brother Manuel, gamitin namin ang meron kami ngayon, kung anong pinagkatiwala niyo po sa amin, para maikalat ang iyong mabuting balita at makilala ka ng maraming tao. So Lord, sa mga may struggle po na magpatawad, sa mga taong nakasakit sa kanila, bigyan mo sila ng grace. Let your love overflow. Na yung love mo na ito, yun yung umapaw sa puso nila. Para yung pagmamahal mo, yun yung maiparanas nila sa mga taong nagkasala sa kanila. But overall, Lord, baguhin nyo kami. We want to live
a holy life pleasing to you. Help us, Lord, to love fervently. Na hindi namin ito kaya dahil it is not our nature to love, but thank you for giving us a new nature so that at this moment, to this very day, we can practice loving people as you have already poured out your life, your love in our lives. Salamat po. Disperse us with your grace, with your mercy, and with the strength that comes from you. Bless your people so that they will become blessings to many. Thank you, Lord. We honor you and we praise you. In Jesus' name, we all pray. Amen and amen. God bless you po. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si James Reyes mula sa Exalt Worship Ministry at kasama natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Leo Mata upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Pastor Leo. Magandang araw, James. Maraming salamat po sa mensahe na inyong pinahatid sa amin. Nabanggit niyo po na ang mga Pilipino ay masayahin at mapagmahal. In connection po na sa pagiging pagmahal, tinawag tayo na ipahatid sa mga tao ang pagmamahal ng Panginoon. Pero paano po kung kahit ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ibang tao ay masamain nila ito at hindi tanggapin si Kristo? Okay, thank you, James. No? Actually, hindi natin kontrolado yung mga tao sa response ng ating pagpapatawad o pagpapahalaga o pagmamahal na binibigay natin sa kanila, lalo na pag-share ng gospel. Pero ang utos sa atin ngayon is to continue to love fervently. Ibig sabihin, huwag tayong mapagod agad, no? Tuloy-tuloy lang nating mahalin, ipahayag si Kristo, no? Dahil kailangan nila ito, kailangan nila sa buhay nila para mas lalo nilang makita yung kabuluhan ng kanilang buhay. Pero isa pa, James, kasi hindi naman natin trabaho na i-convert sila eh. Ang trabaho lang natin is i-share yung gospel, no? At asa Panginoon na kung ano yung magiging resulta. Basta let's continue showing love fervently, no? At hayaan natin ang Diyos yung kumilos kasi sa patuloy natin paggawa ng kabutihan sa kanila, I believe they will respond positively sa gospel ng ating Panginoon. Kailangan talaga ng guidance ng Holy Spirit. Yes, yes. At ito po itong susunod na question. Sabi po sa 1 Peter 4:8, keep fervent in your love, for love covers a multitude of sin. Ibig sabihin po ba nito ay pipikit na lamang tayo, isasantabi na lang ba natin yung mga kasalanan ng ginawa sa atin in the name of love? Okay. Actually, ang sinasabi doon sa love covers multitude of sin, ibig sabihin dito, yung parang ikaw, handa mong patawarin, no, yung nagawang kasalanan ng tao. Hindi ibig sabihin, babaliwalain mo, pero handa mo siyang patawarin sa mga maling nagawa niya. At the same time, hindi mo yun gagamitin sa kanya na bahalang araw, pag nakagawa na naman ng mali, ibabalik mo sa kanya. So ibig sabihin, fresh start, wala na yun. Kung pinatawad mo siya, wala na yun. Pangalawa, hindi mo ililista yung kasalanan niya. No? Kumbaga, may record ka ng kasalanan, hindi yun tama. Kundi yung it covers multitude of sin, hindi mo nahayaan na yung kasalanan niyang yon ay maging hadlang pa sa isang relasyon, isang maayos na relasyon sa inyong dalawa. So, yung pagmamahal doon is handa mong kalimutan. At the same time, hindi mo yon ikukwento sa iba. Kasi minsan, parang sinisiraan pa natin yung pagkatao ng tao na yon. So, yung ibig sabihin noon, kapag it covers multitude of sin, iingatan mo yung buhay ng taong yon na hindi mapasama sa harap ng mga tao. Pero pinakamahalaga yun, sa'yo mismo, handa mo siyang patawarin at kalimutan na lahat yung nagawa niyang pagkakasala. Hirap talagang magpatawad, pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin yan. Ito pong ating huling katanungan. Maraming tao nga yun, yung mahirap magpatawad. Pero dapat bang hayaan natin pumasok muli ang taong nakasakit sa buhay natin? At kadugtong po ng tanong na yun, loving pa rin ba kung mag-set ako ng standards, gumawa ako ng boundaries rather, sa taong ito? Okay, no, kasi naalala ko yung kwento ni Peter. Si Peter, siya yung talaga nakaranas na ipagkanulo niya si Jesus, na i-deny niya, pero binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na makabawi, no? So kung sasabihin mo magsiset ba ako ng boundaries sa taong nagkasala sa akin, ang natutunan natin kanina, yung impact ng pagpapatawad, no?
kumikilos ang Diyos in a way na kagaya ng buhay ni Peter, mas nagamit pa siya ng Panginoon nung muli niyang ibinalik yung relasyon nilang dalawa. Imagine mo lang kung pinabayaan na lang ni Jesus si Peter, wag ko na yung gawing disciple, total, dinenay niya ako 3 times. Kung ganun lang yung attitude ni Jesus, paano nag-set siya ng boundary, hindi sana nagamit ng gusto si Peter at hindi na isulat itong 1 Peter at 2 Peter. No? Kagaya din ng testimony kanina, kung hindi nagpatawad yung wife dun sa husband, so imaginein mo, ginagamit sila ng Panginoon, ang daming mga couples na namiministeryohan nila. So kung di nagkapatawaran yung dalawa na yon, nag-set sila ng boundary, hindi makakilos ang Diyos sa buhay ng mga taong nagkasala. So siguro kung pinaka-boundary lang yung pag-uusapan, kung talagang kailangan mag-set, ay yung kung medyo threatening na siguro yung tao, no? Talagang nakasalalay na yung kaligtasan mo, no? Baka pag binalik mo yung relasyon nyo, pwedeng ikapahamak mo. Baka yon ang mag-set ng boundary. Pero kung hindi naman ganon, let's love fervently. I-extend natin. Yun yung ano eh. Talagang yung muscle natin, strain natin to win that person for Jesus. Maraming salamat, Pastor Leo, sa mga katanungan niya. May yung sinagot. Pero bago tayo matapos, make sure to catch the latest episode from CCF On Air titled Love, Situationships and the Lulus. Ito ay isang special na episode para sa buwan ng pag-ibig kung saan matutulungan kayong malaman kung ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig, ano ang hindi, at lahat ng patungkol dito. Panoorin niyo ito sa CCF Main YouTube channel or sa CCF On Air Spotify account. That's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!